Matapos simulan ng simulation para sa distance learning noong Lunes, nakita ng Navotas City yung mga kailangan nilang baguhin sa mga ipatutupad na estratehiya sa darating na pasukan. Kasi sa resulta ng simulation ngayon, ipapasak na lang po namin yung para naman sa modified modular distance learning na aming modality. Sa huling tala ng Department of Education, maraming magulang ang mas gusto ng modular learning para sa kanilang anak. Marami ding mga regions na talagang ang ginagawa nila combination pero may preference for modular. As of 8 a.m, nasa 16.6 million ang nakapag-enroll para sa basic education. Alam na ng DepEd na hindi nila maaabot yung 27 million enrollees noong nakaraang taon dahil sa COVID-19 pandemic. So ang projection natin, 80% lang ang papasok, no? Pero kung titignan natin ngayon yung ating numero, sa public school nga, nasa 70% na tayo eh. Muling iginiit ng kagawaran na hindi iuurong ang petsa ng opening of classes sa August 24. May country na nag-umpisa, nagbukas ng klase nila as early as June. Sa bansang ito, ang mga bata nagre-review na for the National Assessment Exam which they will hold in November. Pinaghahandaan din ang posibilidad na tumaas ang bilang ng out-of-school youth. Yung mga hindi pa pwedeng pumasok sa formal education, kagaya yung sinasabi nyo na dropout, ay ating pa rin po yan tinatry na makuha, ma-map out. At available naman po yung informal natin, which is alternative learning system. Sa huli, aalamin daw ng kagawaran kung totoo yung ulat na umano'y pag-house to house ng mga guro dahil sa kota bilang mas mababa ang enrollment turnout ngayong school year. Mika Hosona, para sa Bayan.